pagsapit ng kadiliman tila nag-iibang mukha raw ang kamay nilaan. Habang nahihimbing ang karamihan ng madla. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo. Ang mga tulad naman nila, madalas na abala. O ako yung sumasama dun sa pagkuha ng body. Yung mga kinukuha niyo, mga bangkay, tingin niyo sino mo ang gumagawa nito. Ayun na ata. O, ayun, nagtatawag mo. Bakit naman papatayin yung mga tao na walang laban-laban? Profesional mo kami, bakit naman gagawin yun? Pakita ko sa akin ang statistika na sinasabi nila na same period of time, mas marami yung killings under the previous administration. That is a big lie. Maraming dumarating na laghanap. Napakita namin yan. Ito wala talaga? Wala talaga. Ano kaya yun? Wala lang? Ayaw na lang nilang hanapin? Hindi natin lang. Hindi ka aasa lang. Talagang ipapalagay mong buhay ang anak mo. Roderick Dionisio po. Wala po. Wala po. Wala. What is the next step? Where are we going? But of course, we in the human rights community will not stop calling the attention of government and saying, respect human rights. Malay lang. Tahimik ang gabi sa bahaging ito ng Longos, Malabon. Lugar kung saan matatagpuan ang isa na marahil sa pinakakilala ritong establisimiento. Ang Eusebio Funeral Services. Ang taong bahay rito ngayong gabi, ang tagakuha ng bangkay o body collector na si Tatay Orly. Tatay Orly? Ay, yes. Thank you, Orly. Kamusta na po, sir? Okay lang. Install mo ko okay lang. Kayo ba yung sumasama saan? O, ako yung sumasama dun sa pagkuha ng body, pagka may tawag sa amin. Sa tagal na raw ni Tatay Orly sa ganitong trabaho, kabisado na niya ang bawat hilatsa ng mga pagkakataong kinakailangan ang kanyang serbisyo. Pero kailan kayo nag-start as body collector? Edad ako mga 20 years. 20. Ilang taon na kayo ngayon? Ngayon, 64. Ang dami yun ang nabilang na bangkay. May bilang yun pa ba? Ang bilang, hindi ko na binibilang yun. Pala, pasakitin ko pa yung utak ko, hindi na kailangan yun. Sa isang araw, ilan yung normally na kukolektan? Hindi pare-pareho. May isang dalawa, may isa. Hello? Hello? Oy! Hudyat na pala ito ng pagsisimula ng mahaba-habang gabi ni Tatay Orly. Meron. Barangay 49, Sikri. Ang kanyang responde sa isang bahay sa gilid ng Riles sa Barangay 49, C3, Caloocan. Ayun, nandun oh. Sa tagal niya sa ganitong trabaho, hindi na nga raw niya mabilang ang bangkay na dumaan sa kanyang mga kamay. Puntan mo doon. Tingnan niya muna doon. Para marating ang crime scene, kailangan daw sumakay ng isang trolley. Ano po nangyari ba, sir? Ano po eh? Ilaw na ipagputukan nung paglapit po namin sa dilim. Binaybay namin ang madilim na bahaging ito ng Caloocan.
Nagawa pang itulak ni Tatay Orly ang trolley ng mga operatiba para lang makaabot sa pinangyarihan ng insidente. Okay. Ano nangyari po pagpasok nyo dito? Okay. Lahat kami nagmamadali patungo sa isang direksyon. Natanong ko agad ang isang bangkay na nakaratay sa isang abandonadong bahay. Tinungo ko ang ilang residenteng nagmamasid sa kabilang bahagi ng riles. Boss, pwede magtanong. Kakilala niyo ba? Pero paglapit ko pa lang sa kanila, agad silang nagpulasan. Hindi niyo po. Karamihan sa kanila mga tikom. Natatakot sila talaga magsalita. Kwento ng mga residente, hindi na bago ang ganitong eksena sa lugar na ito. Pag kasi ganyan po, hindi na po naglalabasan dito, parang ghost town. Parang walang laman ah. Base sa impormasyon mula sa mga operatiba ng Northern Police District, habang nagsasagawa ng galugad ang kanilang tropa sa lugar, nagpaputok ang suspect na nasa kanila palang drug watch list. Dahilan para ito'y paputukan din ng mga pulis hanggang sa mamatay. Ang bangkay, nakitaan ng dalawang pakete ng shabu. Matapos mangalap ng impormasyon ng Scene of the Crime Operatives o SOCO, agad nang pinapasok sa crime scene si Tatay Orly at ang kanyang mga tauhan para kunin ang bangkay. Malay lang. Okay, okay. Oh. Sabi sila, marami doon. Wala. Hindi lang sa Camanava area na sakop ni Tatay Orly nagaganap ang ganitong mga eksena. Ang mga body collector na nakatoka naman sa lungsod ng Maynila. Kaliwat kanan din ang kinukuhang mga bangkay na hinina lang napatay dahil sa droga. Sa katunayan, sa aming pagronda sa may bandang Santa Cruz, Maynila, isang lalaki ang nadat na naming nakabulagta sa kalsada. Matapos makaengkwentro di umano ang mga pulis. Ang napatay, pinaghihinala ang hold-upper. Pero nakitaan ang dalawang pakete ng shabu sa katawan. Hindi pa man kami nakapagtatagal sa lugar. Tumakbo naman kami sa Port Area, Maynila. Kung saan napabalitang dalawang kalalakihan naman ang tinugis. At kalaunay napatay ng grupong hindi rin alam ang pagkakakilanlan. Mga ilan mo kaya yung bumari? Yan lang yung hindi namin mo alam eh. Kasi isa doon bumagsak. Tapos ito dito bumagsak. Sir, sa tingin niyo, ano yung posibleng motibo para patayin itong dalawang lalaki sa loob ng compound ng... Hindi mo namin alam kung bakit niya. Sa pagbabalik ni Tatay Orly, nadagdagan na naman ng isang bangkay ang kanilang funeraria. At dahil nagsisimula pa lang ang gabi, mag-aabang lang siya kung ito'y muling madaragdagan pa.
May pagdami man daw sa bilang ng mga namamatay. Ayaw itong tingnan ni Tatay Orly bilang dagdag ding biyaya. Hindi rin naman daw lubos na lumaki ang kita. Lalo kung natatambakan lang sila ng mga bangkay na wala namang may gustong tumubos. Ang importante raw sa ating sitwasyon ngayon, gawin ng gobyerno ang kanilang trabaho. Habang malalang ginagawa niya ang kanya. Pagdating ng sa mga nakalipas na buwan, napansin ni Tatay Orly ang tila hindi pangkaraniwang pagdami ng mga kinukuha niyang bangkay na ang kadalasan daw na dahilan ng pagkamatay. May kaugnayan sa ipinagbabawal na droga. Pag pumapunta kayo sa site, ano ho yung pumapasok sa isip niyo? Hindi talagang pag punta kami, may tawag sa amin, may pinatay na naman. Ang laging nasa isip ko, siguro ito, drug-related na naman. Ang mga pangalang nakalista sa whiteboard na ito, listahan ng pinakahuling mga bangkay na namalagi sa kanilang morgue. So ito hindi pa nakiklaim ng kamag-anak. Anong dahilan mo ba hindi kiniklaim? Isa siguro, sa dalawa lang naglalaro sa isip ko eh. Dahil simula nung makaranas ako ng pagkuhan ng mga tukhang na tinatawag. Karamihan na sinasabi ng pamilya, tayo na lang magpalibing, wala kaming pera. Mahirap lang kami. Hindi ko rin alam bakit, o baka natatakot ba o ano. Kasi wala naman dumarating. Tingin nyo ilang porsyento yung nadagdag nung pumasok yung administration ni Presidente? Siguro, mga 30%. Karamihan daw ng nakalista rito may kinalaman sa droga. Dahil sa drugs? Oo, lagdang andyan. Ilan po yung mga bangkay? Anim, yung stock ko ngayon dyan. Kasi nagbawas na ako. Dito tayo. Pakibukas mo yung ilaw dyan. Ito ang tama nito sa katawan yan. Ano? Ito, isang tama lang sa ulo. Ito. Yan puro mga tama sa katawan niya, ulo katawan niya. So, puro baril po ang... Baril lahat yan. Tapos po, lahat sila po, puro sa... Yung pumatay po... Yan ang hindi natin alam kung sino yung baril sa kanila. Oo. Pero lahat po drug-related. Drug-related yan. Parang ano po, parang halos lahat sa ulo ang tama. Oo, ulo, no? Tama lang lahat sa karamihan ulo. Ang ilang bangkay rito, umaabot ng ilang buwan. Ang iba kasi sa kanila, wala pang kamag-anak na lumulutang. Parang nagpa-pray na may mamatay. Halos isang linggo na noong mabaril ang asawa ni Gina. Hindi niya tunay na pangalan. Pero magpahanggang ngayon, hindi pa rin daw niya kinukuha ang bangkay ng kanyang asawa sa punerarya. Walang hapas na pinagbabaril daw ng mga armadong lalaki ang kanyang asawa sa loob mismo ng kanilang bahay. Hindi raw nakilala ni Gina ang mga lalaking pumasok sa kanilang bahay. Nagbanta po sila na papatayin daw niya po kami dahil pusher nga na po kami. Hinala ni Gina may kinalaman sa droga ang pagbaril sa kanyang asawa. Aminado si Gina na gumagamit ang kanyang asawa pero hindi raw siya sumasang-ayon sa ginawang pagpaslang dito. Nakakatakot po, lalo na pag siyempre pag talagang nakaburol na siya, mas mahirap kasi baka yung banta mangyari po. Kung si Tatay Orly, mga katawan ng patay ang hanap. Ang 44 anyos namang si Nanay Herminia. Sa kasagsagan itong nagdaang undas, nagpa siyang lumibot sa pag-asang makitang buhay pa ang nawawalang anak. Ang anak niya kasing si Eric, kasalukuyang nawawala. At kung tama ang kanilang hinala, ang kanyang pagkawala, konektado sa droga. Madaling araw, alauna, tumawag ko sa akin yung asawa. Umiiyak, Nay, si Eric tinukot. Nagpunta ko kami sa presinto. Wala akong pinasok na
yung anak ko hindi ko pinasok ng kulungan. Dahil sa Cavite na wala ang anak, halos nasuyod na raw ni Nanay Herminia ang lalawigan sa pag-anak. Ang plano nila ngayon, sa Kalakang, Maynila naman, makipagsapalaran. Sir, may naliligaw po bang kayo na... 2 months ago. Magtatanong lang po kami kung meron po sa loob ng ganitong mukha. Medyo, tanongin lang natin. Roderick Genesio po. Wala po, wala po. Pati sa morgue ni na Tatay Orly. Sige, pwede ko kayong lumapit, Mami. Nagbaka sakali rin sila. Sa kaliwa, kaliwa. Wala ho. Wala ho. Anong ano po yung hirap na dinaraanan nyo nung time na hinahanap nyo na yung anak nyo? Siyempre, masakit ang dibdib ko dahil yung anak ko eh, nangyari yung ganyan. Dinampot na lang nila. Pagkatapos, pagkadampot, ayan, kahit saan ho ako magpunta, kahit saan ho hanapin, nahanap ko sa morgue, sa presinto, sa kulungan. Sa magtatatlong buwang pagkawala ni Eric, umaasa pa rin siyang muli niyang matatagpuan ang anak na hindi pa isang malamig na bangkay. Isa pang kanto. Pagkita-kita namin, pagpunta namin sa mababaw. Dahil daw tila nawala na sila ng pag-asang matulungan sila ng pulisya. Ang inaasahan nilang makalulutas ng kanilang problema, mga albularyo't manghuhula. May pag-asa pa ho ba tingin nyo na mahanap siya? Inaho ako. Hindi ho ako nawawala ng pag-asa. Dahil ho, kada magpapahula ho kami, buhay para ho yung anak ko, pinahihirapan lang, itinatago. Puro yun ho ang lumalabas sa hula. Pagkagat ng dilim, muli na namang tumulak si Tatay Orly. Gaya ng inaasahan, ilang bangkay pa rin ang kanyang nakukuha. Napasugod naman sa puneraryang pinapasukan ni Tatay Orly ang magkapatid na sina Cherry at Grace. Napaiyak na lang ang dalawa nang malaman nilang napatay ang kanilang kapatid. Nanlaban daw ang kanilang kapatid, pero sa pagkakaalam nila, wala raw baril ang kanilang kapatid. Ang lumaban kung saan-saan ang tama niyan, sakto eh, puso. Magandang gabi po. Ano pa nangyayari? Right. Walang inang makatitiis sa anak. Nasa lang espiritu ni Eric. Buhay ka pa, patay ka pa. Ha? Buhay o patay? Eric, nasaan ka na? Pero dahil misto lang, pagsuot daw sa butas ng karayom ang paghahanap nila ng hustisya sa tulong ng mga alagad ng batas. Nakahanap ng masasandalan si Nanay Herminia sa katauhan ng isang espiritista. Mami, namimiss ka na ng mga magulat mahal mo sa buhay. Kaya subirin mo sila. Ha? Kung subirin mo sila, bago magpasko, o New Year, usulpot kang bigla. Buhay, di ba? Okay. Ihipan kita na ulit, babakot na ako ng Diyos Ama. Magigising ka na. Habang nakikinig si Nanay Herminia sa sinasabi ng espiritista, napansin ko sa kanyang ngiti na tila nakahanap siya ng kahit katiting na pag-asang makakapiling pa niya ang nawawalang anak. After nito, anong ginawa nung albularyo? Kamusta? Salita nga sa amin. Buhay pa si Eric, babalik sa inyo yun. Saan ho kayo mas nagtitiwala? Sa sinasabi ng pulisya o sa sinasabi ng albularyo? Kaya kung nga ho hindi pinaniniwalaan yung pulisya, dahil wala ang sinasabi sa amin kung patay na siya o buhay. Mm-hmm. Mas pinaniniwalaan ko yung espiritista dahil sinabi ng espiritista sa amin na buhay pa.
Kung isasagot ni Spiritisa na patay na, paniniwalaan nyo ba? Oo, maniniwala ako. Bukod sa madalas na napapaulat na mga target ng operasyon na napapatay dahil di umano sa panlalaban, nalalagay rin daw sa hukay ang isang paa ng pulisya tuwing may operasyon, gaya ng buy bust o pagsaserve ng warrant. Nitong Oktubre naman, nakuna naman ang CCTV ng walang awang pagbabarilin na aabot sa 10 armadong lalaki ang Police Quezon City na nakilalang si Abdul Gapul Sali Nuruddin. Hindi pa tukoy ang motibo sa krimen pero posible raw na may kaugnayan sa droga. Sa kaliwat kanang nagaganap na mga patayan sa gitna ng maituturing na gera kontra droga, maugong ang debate patungkol sa talamak na mga kaso raw ng extrajudicial killing sa bansa. Sa international definition, ang sinasabi nila extrajudicial killings encompasses killings by government forces, groups, other groups or individuals which the government fails to prosecute, investigate, or punish when it has the ability to do so. It could also mean na extrajudicial killings are deliberate killings without due process. Walang gago na gobyerno na ipapatay yung kanyang tao, sariling tao. At saka kami mismo, pulis, kung kaming papatay niyan, hindi po namin kaya yan. Eh. Pareho lang kami mahirap. Bakit namin papatayin yung mga tao? Tao na walang kalaban-laban, profesional naman kami. Bakit namin gagawin yan? Hindi po. Hindi namin gagawin yan. Yung mga namamatay, lumalaban. Kita naman yung maraming pulis na tinamaan, di ba? Maraming pulis na kaswalte. Isa si Senator Laila De Lima sa nagsusulong na itigil ang sinasabing extrajudicial killings. Magbulag-bulagan na lang tayo. Tama lang naman na patayin ng mga yan kasi mga drug pushers, drug users. EJK yan, dahil nga walang kalaban-laban, pinapatay mo. At tingnan mo naman yung profile ng karamihan ng mga pinapatay o namamatay. Karamihan dyan, maliliit lang, meaning mga mayayaman, small-time drug pushers or suspected drug pushers, suspected drug users. Yung iba nga, inosenteng-inosente, yung tinatawag na collateral damage. Anong klaseng digmaan ito kontra droga? Kung ang pinapatay lang ay yung mga maliliit, yung mga walang kalaban-laban. Walang indignation. Sa tingin ko is because of the general frustration ng mga tao sa sistema natin. Yung sa justice system. Uh-huh. Parang that's an indictment. Dahil nga mabagal. Dapat mag-work yung ating criminal justice system properly. Dahil lang naman, yung ibang vigilante dyan, nag-engage yan sa vigilantism. Kung meron man ha, kung meron. Dahil nga, dissatisfied sila sa nangyayari sa ating criminal justice system. Sa kabila ng lahat ng dumanak na dugo, ang tunay na biktima, ang lipunan nating tila nilusaw na ng droga sa loob ng mahabang panahon. Eksaktong 4 na buwan at 11 araw na mula ng ilunsad ng Administrasyong Duterte kampanya kontra sa salot na droga at paghahabol sa mga umanoy, durugista at tulak ng ipinagbabawal na gamot. Kita mo na naagnas na yung iba, sabi mo matagal na. Although, ang sabi ni doktora, nung unang inspeksyon niya, may mga ka-i-inbalm pa lang, may mga bagong patay. Nung nakarang buwan, kakabutan namin sa Quezon City ang mga trabahador na abala sa pagdidispose
ang mga laman ng mga bag na ito. Sa unang tingin ay aakalaing mga patapong basura, mga bagahing isinasalansan sa hukay na ito. Pero mga labi pala ito ng daan-daang mga taong naipon sa isang punerarya sa Laloma. Ilan sa kanila, hinihinalang napatay dahil sa droga sa mga nakalipas na buwan. Hindi man tiyak kung pawang mga biktima ito ng extrajudicial killings, iisa ang sigurado. Lahat sila ay hindi nakita o nalapitan man lang ang kanilang mga mahal sa buhay dahil walang pagkakakilanlan. Sa gitna ng debate kaugnay ng isyu ng extrajudicial killing at daan-daang kaso ng pagpatay sa mga hinihinalang durugista at tulak ng droga, tila hindi mababakante sa trabaho ang mga gaya ni Tatay Orly. Tingin nyo ang pagpatay ay solusyon na para matunaw ang droga? Ikulong mo, tapos palalayain mo, babalik dun sa ganun sistema ulit, gagawa ulit ng krimen. Tunawin mo na. There is a dilemma, but they fail to realize that the life of a criminal is not a life that should be just wasted. That criminal should go through the criminal justice system. Ang mismong Pangulo naniniwalang nasa tama ang ginagawa nilang paglaban sa itinuturing niyang salot ng lipunan. Sa loob ng mahigit 5 taon, ay hindi mababakante sa trabaho ang mga gaya ni Tatay Orly na nakaantabay lang at punong-puno ng dedikasyon sa sinumpaang hanap buhay, ang mangolekta ng mga patay. Ako po si Cesar Apolinario at ito ang Eyewitness.